2, 3, 4, 5, 6. So, anong dito? For today's video, tulad ng ipinangako ko sa inyo noong nakaraan, mag-update ako sa inyo ng kennel setup. So guys, pasensya na kayo. Ngayon lang ako makakapag-update. So kahit isang pitak lang, ipakita ko sa inyo, pa-explain ko kung paano nagawa. And then, so may pipicture natin lahat. So pare-pareho guys ang setup ng aking kennel. So guys, kung makikita nyo guys, ang aming cage, pare-pareho lang ng size yung lapad. Yung lapad kasi guys is 3. So ang malaki dito, kasi iba to eh, compared dun sa nasa labas sa mga female. Ito kasi guys, 3x1, kay Batman to guys ha, kay Batman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So itong kay Batman guys ay 3x8. So 3 yung lapad, tapos yung haba niya is 8 feet. So yung taas niya, 5. So 3x8x5. So magkakaiba sila. From here guys, malaki ito. Ito mas malaki ito. So ito mga 3x9 ito. Ito naman, 3KR man ay 3x8.5. So kasi medyo nagganon siya eh. Dahil ito, repair na lang. Kasi nga guys, diba sabi ko sa inyo before, ang akin kasing kennel, hindi yung biglaan na may plano agad na gagawin. Hindi kasi ganun kaagad eh. Kumbaga gumawa lang kami dati ng mga cage. Then, yun nga, pagdating guys ng panahon, medyo nakatingin-tingin ako sa ibang mga kennel. Kahit sa ibang bansa, nakatingin din ako. Tapos may mga magagandang kennel din dito sa Pilipinas. So, pinagsama-sama ko yun guys. So, doon ako nagkaroon ng idea. Then, iniisa-isa ko siyang nabuo. Ayun. So, ako lang guys din na nag-design nito. Kaya hindi pare-pare yung site. Hindi kamukha doon sa nasa labas natin na pare-pare yun. 3x4 lahat yun. 3x4x5. Makikita niya ito nga kay Batman is 3x8. Ano? So, yung setup ko guys ng aking cage, makikita nyo to guys, oh. Ito kasi nung ginawa, ano siya, yung harap muna yung ginawa, ito, naglagay muna siya ng biga dito, ito guys yung tinatawag na biga. So yung biga, puro bakal yan, ano, tapos ito, poste diretso yan, may buhos, then paglagay ng buhos, diba, alam nyo naman siguro guys yung buhos na tinatawag, ano, yung may forma muna dito hanggang dito, tapos bubuhusan ng purong semento na may bato. Tapos meron siyang bakal, apat na bakal nakadiretso. Then binuo muna yan, isang set na yan, binuo muna na yun nga, may ito, palit buong post ito hanggang baba, may hukay ito. Siguro mga ganyan lang ang hukay nito pababa. Tapos sa kanilagyan, ito, bakal to, biga to ng bakal. Biga ito guys, yung bakal, kasi di ba ang biga, yung may bakal na ganun diretso. So ito, pamula dito guys, ayan, pamula po dito hanggang doon, nakaporma po siya ng bakal, nakaporma. Tapos nilalagyan sa gilid ng anilyo, yung tawag ng mga magagawa, anilyo. Tapos, ang ginawa muna dito, nilagyan siya ng forma, tapos binuhusan din ng semento, same ng process nito. So, pagkatapos siyang mapatuyo, ayan, mapatuyo ito, mapatigas, pati ito, may nakabang na siyang bakal papunta ron sa may dulo. Ito yung dulo na yan. Tapos, yung bakal na yon, bawat maglalagay ka ng hollow block, doon pala nakalagay pa yung bakal. Doon ilalagay pa sa hollow block. So, ito guys, solid talaga to. Solid talaga yung pagkakagawa nito. Kumbaga, talaga nakabiga muna siya, may poste. Yung biga. Tapos, kung mapapansin nyo, yung ilalim, pasensya na lang, medyo madumi-dumi pa, ano, syempre, mga iye. Yan. Open yung ilalim ko. Open. So, pamula dito, hanggang doon, naka-open siya. Kumbaga, yan, naka-open siya. So, ang mangyayari, yung hollow block, hindi siya diretso hanggang dito. Kung makikita nyo, ito lang yung hanggang dito lang yung ano, yung may hollow block. Tapos pamula doon, open na siya, open. Eh, ayun guys, kung makikita nyo, di ba open siya?
Yan, open siya dito. Hindi siya diretsong hollow block dito. Yan, hindi siya hollow block. Hindi siya, makita niyo, hindi siya naka-hollow block dito. Yan, hindi. Kumbaga, open yung sa akin dyan. Open siya. Tapos, open din ang gandun. So, ayan guys, naka-open siya. Ayan. Kita nyo. Kasi para yung dumi, kitang-kita nyo. Yan, kita nyo kagad. So, kasi guys, yung sa ilalim, kasi pagka nakadiretso yung hollow block, yung hollow block kasi guys, pag nakadiretso, so, ang mangyayari nyan, itataas nyo pa ito pag naglilis kayo, itataas nyo itong mating na ito, itataas nyo pa yan. So, pagkagaya ng design nung sa akin guys, hindi nyo na kailangan itaas. Kumbaga, sa dito, makukuha nyo na yung pupo. Yan. Kita nyo? Ganyan. So, yan. Kita-kita nyo yung ilalim. Yan. Makakakita kayo ng ibang kennel. So, diretsuhan. Yun sa akin, guys, hindi siya diretso. Kumbaga, makukuha mo sa ilalim yung pupo, makikita mo kung gano'n ka dumi. Makakapag-sanitize ka ng ayos, makakapaglinis ka ng ayos. So, hindi ka mukha dun na itataas mo pa itong mga mating na to, itataas mo pa to. Kung hindi ganito yung setup. So, yan guys, kung makikita nyo, ganito po siya. Yan, ha. O, yan. O. So, yan. Ganyan siya. So, yan, from here, yan, talagang, ano talaga masasabi ko sa inyo, na solid talaga yung pagkakagawa dito. So, hindi yung naging divider nila o yung pagitan nila, makikita nyo sa ibang yung gumagawa, yan, ay pamula dito sa taas na to, hanggang sa baba na ito, hanggang doon sa may dulong yon, doon, hanggang doon, makikita nyo, diretsuhan sa kanila, wala silang halub, nakahalublak lang sila. Kumbaga, ang paglilinis lang talaga nila, dito kukuhanin, yan, isa-isa, kumbaga, mano-mano. Eto guys, hindi, yung sa akin, ayan, open na open siya. So, pag nag-spray ka doon, pwedeng diretso na siya hanggang doon. Ayan. So, mas madaling maglinis. Ayan. So, yun guys, makikita nyo talaga na kita kaagad nyo yung dumi kung kagaya ng setup ko na ito. Pero nasa sa inyo pa rin naman guys yun kung alin yung gusto nyong gayanin. Ito, sinishare ko lang sa inyo dahil naipangako ko na rin ito before na isishare ko sa inyo yung kennel setup ko. Yan. So, para sa akin guys, mas madali ito. Mas madaling maglinis unang-una. Siyempre, ang kennel naman natin, hindi naman yung tipo na pang isang taunan lang, dalawang taon. Siyempre, pag hindi maganda yung pagkakaayos mo, baka ilang buwan pa lang, naku, mahirapan ka na maglinis. Kahit sabihin mo power spray yung gamit mo, siyempre, lahat, hindi ka mukha nito guys, na makikita nyo kung anong dumi na nando doon sa loob. Kasi siyempre, magiging madilim yun eh. Pagka-diretsuhan yung harang dito, yan, pagka-diretsuhan to, medyo hindi nyo na makikita halos yung mga dumi talaga. Hindi ka mukha nito guys, kahit nakikita nyo hindi siya ganun kalinis ngayon, pero naso sunrocks mo siya. Muriatic, yan, namumuriatic talaga siya. Siyempre guys, alam nyo naman, ang ihi, pag hindi mo kagad na-spray yan, siyempre magmamansya kagad yan. So, granting nakikita nyo, parang may mancha, pero malinis pa yan. So, kung talagang sasabihin nyo na matatanggal yung mga stain na ito, ayan, tulad ng stain na yan, medyo kuhapit na kasi yan. Pero within 2 weeks kasi guys, inaano namin yan, sinosonrox or muriatic. So, tatanggalin muna natin dito yung mga aso pag magmumuriatic. So, yun nga. So, yun nga guys, ang paggawa lang nito, talagang medyo may matrabaho lang, tapos medyo mas magastos ng konti compare dun sa ibang kennel na nakikita nyo na diretsuhan ito. Ramula dito, didiretso yung cemento hanggang doon. Madali lang kasing gawin yon. Tapos minsan ginagawa nila guys, wala na kayo makikitang ganito. Wala nang biga na ganyan, wala na siyang ganyan. So ang kanila, pamula dyan lang, ito lang yung pagitan nila. Yan lang yung pagitan nila. At saka yan, tapos dito guys, yung harap na yan, wala na yun sa kanila, wala na. So, magiging harang na lang sa kanila, yung mating na yan, yung mating doon yung apa kanila, at saka itong pansarado na yan.
So, ayun guys ang aking kennel. Madali ko lang naman guys na i-share sa inyo yon, kasi yun lang talaga yung setup. So, sa pangalawang cage, kung maglalagay kayo ng pangalawang cage, ganun lang ng ganun. Ganun lang. Kailangan lang talaga matibay yung pundasyon. Yan. So, ito naman kasi ng aming kennel na to. Alam namin na magtatagal ito. Kasi talagang dog lover naman kami. So, kahit siguro dumating sa time na kami ay nag-aalaga na lang, andito pa rin ito. Hindi basta-basta ma... Kahit medyo may lindol. Ah, nakailan lindol na to nung nagawa. Pero awa ng Diyos, andyan sila. Walang leak, walang hindi ka matitinag. So, yun lang guys ang ano ko. Ayan, ito kung mapapansin nyo pala dito. Ayan, kung mapapansin nyo ito. Ayan, ito itong nakaharang na ito. Ito, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo yan. Ayan kasi guys, dito kasi dati nakalagay si Paul Ham. Siguro natatandaan nyo si Paul Ham. Si Paul Ham yung ama ni Hercules. So, si Paul Ham kasi, pamula dito sa babang ito hanggang dyan, hanggang dyan sa taas na yan, natatalon niya yan. So, pamula dito guys, tumatalon siya hanggang dito. Kayang-kaya ni Paul Ham talonin yan. Si Paul Ham lang ang husky na ganun na nakita ko. So, madami rin naman guys itong aking husky na ito. Pero hindi sila kamukha ni Paul Ham na tumatalon ng ganun kataas. Ayan. Hindi sila ganun kalakas tumaas. Kaya mapapansin nyo, yan nga. Siya lang yung meron yung ganyan. Ayan. So guys, ito naman sa taas, kung mapapansin nyo, may mga ceiling fan pa rin na nakaabang. Kasi guys, hindi nyo naman masasabi, kamukha ngayon nagluko yung isang aircon namin dito. So may abang kami palagi nyan. Ayan, may mga electric fan pa rin. Para pag magpapahinga ang aircon ninyo, ayan, may nakaabang ng fan. Tapos, guys, ang routine namin, pag magpapatay kami ng aircon, automatic may exhaust kami. Ayan. So, kasi... Kaya kami may exhaust guys, siyempre para mawala yung amoy. Siyempre, nandiyan pa rin yung mababawang amoy minsan. Pagka hindi pa agad nalilinis. Kasi pagkapatay ng aircon, automatic, magbubuhay itong exhaust para mawala naman yung amoy. Para hindi rin kumapit sa katawan ng mga alaga natin. Yan. So ito guys, ang kennel, itong room na ito para sa ating mga barako. Yan. So guys, dalhin ko naman kayo dito sa ating mga female. Ayan. Ayan, may aircon din dito. So, kung mapapansin nyo, ganyan ang bintana namin. So, malimit guys yung bintana niya. Ayan. So, nakadesign din yan guys na pwede ko lagi siyang bubuksan. Ayan, kamukha kahapon guys, medyo maulan. So, nagbukas lang kami ng bintana. Ayan, ganyan, bukas lang yan. Ayan. So, ayan. May mga fan din siyempre dito guys, may fan din. Ayan. At may exhaust din tayo. Ito, patay na yung exhaust dito kasi nakabukas na yung ating aircon. Ayan. So, ganun din. Same din guys ng ano. Same din po ng cage doon sa loob sa ating mga barako. Cage dito sa ating mga female. Ganyan lahat. So, may bab... Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, ito guys. Pakita ko sa inyo. So, nakaganyan siya. Ganun pa rin, same na same pa rin. Itong female guys, ang sukat nito is 3x4x4. Yan. 3, ito, sabihin nun 3. Yan, 3 pa ganito. Ang 4 papunta ron. Tapos yung 4 ulit ay papunta naman sa taas. So yan. O, mapapas ito. Tapos, di ba makikita kayo may ganito? Kahit dun sa loob, ito may ganito guys. So, siyempre, yan. So, pag nag-buhos kayo ng tubig dito, hindi na pupunta dito sa labas na to. So, dito na lang. Ayan, o. Diretso hanggang doon. Ayan. So, kahit mag-spray kayo na mag-spray dito hanggang doon, ayan, hanggang doon, hindi na siya mababasa pa dito. Ayan. May cage din tayo sa gitna. Ayan. Kasi, siyempre, ilan lang cage natin to? 18 lang ito, guys. 18. So, minsan may mga sobra na. Dito naman natin nilalagay. Ayan. So, ganun din, same setup talaga. Yung aking, bali kasi itong isa kong cage na ito, mapapansin nyo. Ito. Ito guys ay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 dito sa ating mga female. And then, pagdating naman dito sa kabila,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 at saka 6, 13. So kung mapapansin nyo, bakit pantay naman siya? Pantay naman siya, guys, di ba? Pansin nyo, pantay siya, oh. Ayan, pantay siya. Pantay dito. Dito, at saka dito, pantay lang sila. Bakit dito nga naman ay 7? So kasi guys, ganito. Meron kasi dito, exit na ito. Exit namin ito. Yan. So ayan, di ba? Setup ng aming kennel. Sa mga bagong magpapagawa pa lang ng kennel, pwede kayo mag-kennel visit sa amin. Inform nyo lang ako ahead of time para naman hindi kami mabibigla. Baka pag-prepare kami, baka mamaya pagdating nyo dito, sobrang dumi ng aming kennel. Nakakahiya din sa inyo. Pero definitely guys, hindi naman masyadong nagdudumi ang kennel, lalo na ganito, na naka-tiles. Mabilis tanggalin yung mga ihe, mga pupo. Suggest ko rin sa inyo guys, sa mga nagpapagawa pa ng kennel, suggest lang, as per our experience, mas maganda, i-tiles nyo sila. So yung sa amin kasi guys, kung mapapansin nyo, yung tiles namin may ganyan. So kasi si Mami, gusto niya kasi may design. Pero I would suggest guys na, excuse, mas maganda yung direkta na lang, yung walang ganto-ganto, walang ganyan. Yung, yan to, makikita nyo guys, ano, may mga ganyan-ganyan yan. So, may gitla-gitla. So, I would suggest na plain na lang ay ilagay nyo para mas madaling linisin lalo ng inyong mga kennel boy. Kahit kayo, hindi kayo mahirapan maglinis or kasi pagka plain lang, guys, didiretso ka mukha nito. Kita nyo ito. So, pag nagpunas kayo, eh medyo may sasabit. Pero okay din lang naman para sa amin kasi siyempre, nandito na ito pati. Tsaka mas maganda kasi dyan, may design siya. So pag plain kasi, plain na plain lang, eh ito kasi si Mami ang may gusto niyan eh, ang design na yan. So okay din naman talaga, sa akin lang eh, kasi pagka ano, may sumasabit-sabit, ayan. So ayan, kung mapapansin niya, pakita ko na rin to, ayan, guys. Teka, medyo nagbabla. Yan o, may balahibo. So nangyayari naman yun guys, pagka medyo basa, tapos natanggal ng balahibo, so sumasabit. So guys, habol pala, no? Ito. Nakikita nyo ito guys. Yan, 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 yan. Ito guys, yung painuman ko ng tubig. Yan. So naka, ano yan, nakalagay na dyan. Nasa gilid na. Ako na guys, yung nag-design yan. Ako na nagawa yan. Ako rin na nag-isip. Kasi dati guys, may pigiri kami. So, ganyan ang design sa pigiri guys. Ayan. Nakaganyan, naka-design. Tapos, yung tubig na lalagay nyo sa kanila, dito, nakalagay lang dito. Yan, dyan nakalagay. So, lalagay na lang kayo ng hose. Papunta doon, ipapasok nyo doon sa... Yan. Makita nyo yung design kayo, guys. Ako nag-design yan. Yan. Diba? O, sa mga gustong makita ng personal, pwede naman kayo mag-kennel visit, guys. Hindi ko naman ipinagdadamot yung... design ko, kung sakali magugustuhan nyo, sinishare ko at tinuturo ko pa kung paano gawin. Kahit dito sa labas. Sa labas guys, lahat yan meron. Yan. Lahat yan meron. Oh. Napainuman lahat yan. Ayan, oh. Kahit, hindi na kayo maglalagay ng tubig. So, nasa sa kanila na, kung gusto nilang uminom. Yan. Kita nyo. Yan. Ang matakaw lang namang uminom guys ng tubig yung mga bata. Yan. Excuse me.
Ayan. So, ayan guys. Oh. So, nakabaon siya dyan. Dito naman. Ayan. Dito siya. Ayan. That's all for our videos. Sa mga gustong makita ng personal yung setup ng aming kennel, pwede kayo mag-message sa akin or mag-schedule kayo ng kennel visit. Isishare ko guys sa inyo lahat ng kung paano yung experience ko sa paggagawa ng kennel and para mas mapaganda pa yung inyong kennel guys. So, salamat guys and salamat sa lahat ng sumusuporta sa walang sawang nanonood sa akin mga videos. Salamat sa inyo and hashtag giveaways Raymundo G Farm. God willing, see you soon. May God bless you all. Bye.